2019 and 2020, wala siyang income. Yun lang po ang dinedeclare sa amin. Bali, ang alam din namin, in lieu of the local taxes, sa Pagcor na po yes. Talaga magbabayad. Only when it's e-gaming. Only with its e-gaming. Pero pag BPO siya, normal corporation siya. Meaning you have to pay just like any other normal corporation. Opo, hindi po siya nag-declare sa amin. In-audit nyo ba ho siya? Kasi may power ang treasurer to audit. Pwede nyo hingiin yung kanyang income statement, pwede nyo hingiin yung kanyang audited financial statements, and you can audit. Ang declaration sa inyo should be gross sales tax, based on gross sales. So, meron bang, hiningan nyo ba ng mga dokumento ito? Actually, hindi po kami aware doon. Maybe our treasurer can answer to that. Andiyan ba si treasurer? Wala po siya ngayon, di namin kasama. Pero basic to, Mayor, lalo na pag kita ng bayan, dapat aware tayo dahil kita ng bayan to. Meron, nakita ko doon sa pinadala niyo, Mayor, na may pinadala kayong sa amin na parang narration ng nangyari based sa inyong karanasan. At doon po sa narration, nasabi niyo na meron dalawang beses na nagpadala kayo ng composite inspection team. Tama po ba? Yes, Your Honor. Anong dates yun, Mayor? Yung una po, nung August 25, 2023 with the PNP and our team sa munisipyo. Yung pangalawa po nung May 3, 2024 with our team and the PFP, Your Honor. At babalikan ko lang kanina, no? Meron kayong nasabi nyo kanina na meron kayong inspection nung August 22, 2003. Tama po ba, Mayor? Opo, Your Honor. And May 3, 2024? Yes po. Oo. And then, ano nangyari ho nung August 22, 2023? Nung August 2023, wala naman pong nakitang any criminal activities doon po. Same with May 3, 2024. Ano nyo na itong May... Meron kayong in-issue na office order, no? And, tama po. Na para mo mag-inspect, ito yung August 22, 2023. And joint inspection team of all barangays, tama po ba? Tama po. Kasi isang page lang to, no? So, meron kayong composite team na pumunta doon? Yes po, nung August 2023, kasama po yung team namin sa munisipyo, composing of the mayor's office, the engineering, the Mendro, at kasama rin po ang PNP ng Porac. So may kasamang PNP? Kasama po, nandyan po sa picture. Okay. And namin. Anong objective nitong inspection team? Ba't kayo nag-issue ng ganito? Upon the request po ng PNP chief to para masamahan po sila sa area. I believe bago yata yung COP namin doon para makita niya yung area, considering po talaga na ang area ng Pogo Hub ay entry-exit nga, sabi ko nga po, sa Angidesia. Hindi talaga sa Porac. So, hindi nyo i-inspect dito yung Pogo Hub? Mabalikan ko lang, Mayor. Ang objective ba ho dito ay yung
Pero nakasulat dito, you are hereby ordered to immediately conduct an inspection of the reported operation of Lucky South 99 Outsourcing Incorporated located in Pulong Maba, Santa Cruz, Porac. So may target kayo. Gusto nyong inspect itong Lucky South 99. The PNP is requesting assistance to conduct an inspection of the said establishment. And so on. So meron kayong target na i-inspect. Tama? Itong Lucky South 99. Opo, yes, Your Honor. Okay. At meron kayong police na kasama? Meron po. Okay. And anong naging resulta nitong inspection? With limited access po, so far wala naman po nakitang any criminal acts or any violence doon sa area. Parang business as usual lang po. Yeah, manarinig ko doon sa provincial government hearing na hindi kayo pinapasok hanggang sa labas lang kayo. Itong inspection team? I-correct ko lang po yung hindi pinapasok. Pinapasok po kami hanggang doon lang sa guardhouse. Pero doon hanggang sa security office lang. Kaya hindi po sa buong area po. Okay. And by the tone of this, parang meron na kayo, and may kasama kayong police, parang meron na kayong objective na peace and order ang inyong dapat matupag dito eh. Yes, tama? Your Honor. To check na rin po kung ano ang nangyayari po sa loob ng Pogo Hub. Pero hindi kayo nakapasok sa loob? Hindi po kami nakapasok sa loob. So Mr. walang Chair. Checking na nangyari? Kung nasa labas lang kayo, tinignan lang natin yung facade, in reality, walang checking na nangyari? Ganun po yung nangyari dahil hindi po tayo pinapasok talaga sa buong area. Hindi ba kayo nagkaroon ng duda bakit hindi kayo pinapapasok? Siguro po, akala o namin nangyayari talaga na that's a private property na madalas. Kasi parang ang tono, may objective kayo, no? I-inspectionin ho namin ang Lucky South 99. Sinama niyo yung police, no? Yes. Pero ang inspection hanggang labas lang. Walang tunang chair. Nakita ko kasi intention itong composite. Meron kayong BPLO, may zoning officer, may sanidad, may mayor's office representative, at may PNP. Actually, ginagawa ho talaga yan ng mga LGUs. Kahit ako, ginagawa ko ho yan ng mayor ako. Dahil ang police, by its own, hindi pwedeng pumasok. Kakasuhan ho talaga sila. Pero ang pwede lang makapasok is LGU. Dahil marami silang powers. Meron kang sanidad, meron kang zoning officer. Kaya nakita ko dito, ang intention, para makapasok sila sa loob. Kasama yung police. Sana ho, nakita niya na merong human trafficking. Meron hong mga, sabi nga ni Yusek Gilbert, nakakalat ho doon yung torture equipment. No? Sana nakita ho natin yung prostitution. Ang nakita ho nila, walang outfall. Dahil nasa labas lang ho sila. Yeah. Maybe kailangan din namin ng search warrant po para makapasok. Hindi nyo ho kailangan ng search warrant. Tsaka ho, yung sinasabi nyo kung bakit yung paok kailangan ng search warrant, ang LGU, kakailangan, mali ho yun. Ang simple answer, LGU ho kayo, sila hindi elected official. Kaya kailangan sila ng search warrant. Meron ho kayong visitation powers at inspection powers. At sang-ayon po ako kay Board Member Canlas. Sinabi niya kung mayor siya, makakapasok siya. At sasabihin ko sa inyo, nag-mayor po ako na siyam na taon, nagagawa rin ho namin yun. At ako, natatandaan ko, kung meron ayaw magpapasok, lalo ako nagdududa. Kaya nga nakita ko, Mayor, meron ho kayong political will magsara. Meron ho, nakita nyo na hindi maganda itong nangyayari sa Tago Falls. Balita ko, kilala ito sa lugar ho ninyo. Balita ko, nung unang sinara ho, marami nagalit, pero dahil sa kabutihan ng bayan, sinara nyo. Apo, pero dito sa Lucky South 99,
hindi kayo pinapasok, hanggang labas lang kayo, nakita nyo lang yung drainage sa labas, pero hindi nyo in-insist, hindi nyo ginamit yung political will nyo. Your Honor, the Tago Falls, it's totally different from the, ano, yung Tago Falls kasi wala talagang may-ari niyan. Parang, parang nandun lang po sa isang barangay na dumadaloy yung dumi. Then parang nakita ng mga tao na parang magandang paliguan dahil nung mga mainit po yung panahon na ginawa nilang paliguan. Kaya you cannot compare it po talaga sa Lucky South o sa Pogo Hub and the Tago Falls. Malayo po. Sorry. Ang punto ko lang, Mayor, is the concept of political will. If you exercise political will dito sa Tago Falls, bakit hindi nyo na-exercise political will dito sa Lucky South 99? Mas malalaho yun. Nakita naman ho natin. Diba? Mas malalaho yung nangyari ho doon. Yun ang punto ko. At doon po sa position paper nyo ho, I'm sure under the guidance of your lawyers, marami ho kayong sinight na mga legal basis kung hindi kayo makapasok doon. Dito po sa position papers ho ninyo na marami ko yung legal basis. Dapat naganap rin ho kayo ng legal basis kung paano makapasok. Ang tinignan ho natin yung legal basis na hindi ho tayo makapasok eh. Ang punto ho natin, kung tayo ho nakapasok, wala na ho tayong pinag-uusapan ngayon. Yan po yung aking punto. So, Madam Chair, I am terminating my question for now kasi I've emphasized my point that my point is the LGU, marami hong kapangyarihan ng LGU. Malawak po yung kapangyarihan niya pagdating sa general welfare, sa, lalo na peace and order. Malawak na malawak po yan. At nakita ko, sana gagawin nyo na sana pero hindi nyo tinuloy. At nagdududa ako, bakit hindi tinuloy? Bakit hindi tinuloy? And then nadagdagan na kung bubuuin ni istorya, hindi tinuloy yung inspection, nakapagtayo during pandemic, yung BPO, yung pagbabayad ng buwis, hindi kompleto, 2019, 2020, 2021, hindi kompleto. Parang pag binuo mo yung larawan, parang matapang tayo sa ibang establishmento, pero pagdating dito, parang umurong ho tayo. Yun ang aking pananaw dito. Parang pagdating sa Lucky South 99, medyo malambot ho yung dating ho natin. Yun po yung aking pananaw. Personal ko ho yan, kaya pwede ho kayong mag-agree, pwede kayong hindi mag-agree, pero yan po yung aking pananaw. So,